DJ TV. Hello, good morning, good afternoon, and good evening. Saan ka man lumalop ng mundo, sana sa buti kang kalagayan. DJ TV nga pala. Huwag niyong kalimutan bago natin umpisa ng video, mag-like, at i-share nyo na rin para dumami pa tayo. At subscribe para mabuhay tayo ng 10,000 subscribers. Ayun, oh, malapit na tayo mag 10,000. Baka naman guys, subscribe naman dyan sa mga nanonood. Ang topic natin ngayon, si Bopolman na naman. Bakit? Dahil unti-unti na nabubuking ang mga modus ng taong ito at ang mga kasamahan niyang mga siraulo. Yun, dun tayo. So ngayon guys, yung dati niyang kaibigan, mayroon na naman bagong pasabog tungkol sa mga sponsors. Tama yun narinig. Mga sponsors na nagkamahanga, natutuwa sa mga ginagawa ng mga vloggers. Yan ang mga sponsors na mayroon mga binibigay ng mga pagkain, gamit, pera. Yan, isa yan sa mga ginagawa ng mga sponsors dahil natutuwa sila sa kanilang mga nakikita at ginagawa ng mga vloggers. Pero, ang isang Bopolman, iba ang pahay. Alam niyo kung bakit? Dahil nakakita ito ng isang sponsor na mabait at talaga namang may kaya sa buhay. Ang sabi ba naman, utu-utuin lang ang sponsor? Oh my goodness, guys. Yan ba ang gusto nyong iidolo? Yan ba ang idol nyo sa kabilang barangay? Inuutu lang kayo para meron kayong maibigay o kung ano man ang pakonsuelo nyo? Yan ang Bopolman ninyo. Buking na naman ang dati niyang kaibigan. Talaga naman si Bopolman ay palaban din, pero tanga talaga. Unti-unti nabubuking ang kanyang mga modus. Ha? Isang nang-uuto ng sponsor si Bopolman. Inuulit ko guys, nang-uuto ng sponsor si Bopolman para sa sarili na naman niyang interest at kung ano man ang nakukuha niya dyan. Araw-araw yan ang aking sinasabi sa mga upload ko. Ha? Pang sariling interest lang talaga ni Bopolman at ng mga grupo niya. Sigurado tayo dyan. Yan ang ating sisiguraduhin na mailalabas sa future na unti-unting lalabas nga talaga na hindi kayo ang importante sa kanila. O hindi sila dapat ang importante sa inyo. Wow! Lalim yun na. So yun nga, guys. Nandito nga tayo na mga problema. Ang problema tayo dahil tuloy pa rin ang paninira ng grupo nila Bopolman. Nung abot-abuloy. Hindi pa rin po nagsasawa. At matapang pa rin ha? Matapang pa rin. Nagahamon. Nagahamon ang mga taong ito. Sinabihan ba naman na gumagawa ng fake account kami? Ha? Hindi na nagsabi. Si Pikwa. Si Birador Bentong nagsabi na naman yan. Ha? Gumagawa daw kami ng fake accounts. Gawain nyo, pinapasa nyo na naman sabi ng mga gawain nyo. Yung mga nilabas ni Papa Bear, yung fake account ni Ballpoint na ngayon ay Opermina 2 at ngayon ay nakibawal makapogi ng channel. Totoo yun. Kaya yun i-go to channel para malaman kung sino yung nag-comment na yun pagpapunta sa channel ni Bawaw. Madali lang yun guys. Kung edited yun, hindi yung mga magagawang go-to channel, hindi yung magagawa. Kaso nga, hindi nga edited. Palusot na lang ng palusot ang mga grupong ito. Ang abogado nila si Bentong. Yan ang abogado ng kabila. Akala mo naman, kumaka-English nga nung kagabing live nila. Hini-English yan yung jowa nung isang barkada nila. Akala mong galing-galing mag-English eh. Si Birador Bentong talaga. Ano ba yan, Birador Bentong? Ay, sayos naman. Ay, pumapapil ka na naman eh. Nag-aala-atorne ka na naman, Birador Bentong. Baka naman. Papalit tayo kay Bopolman. Ingat-ingat na po tayo. Tingnan nyo yan. Inuuto na lang kayo. Tuwang-tuwa pa kayo. Siya na nagsasabi. Sinabi niya. Ha? Sinabi niya. Ayon sa kanyang kaibigan na utuin mo lang ang sponsor na yan. Nako po. Grabe. Ganun talaga kasama ang taong ito.
hanggang kailan nyo susuportahan yung grupong yan, hanggang kailan nyo susuportahan at magpapauto sa mga taong yan. Ito pa yung bida nila, yung isang ano nila ka-member, yung si Ryan ba yun? Ryan at Ayan eh, wala na rin sa grupo, sinisiraan na agad ni Want to Play D Gold Digger daw. Mantot, kung Gold Digger yung Ryan na yan, hindi na sana yung umalis sa'yo, di ba mayaman ka? Sa'yo na lang sana luwapit yan, kung Gold Digger nga talaga yan. Tama mali, tama ka, tama ako, tama na naman, may tama na naman tayo. Di ba kung Gold Digger yan, hindi na alis kay Wantot, kasi di ba mayaman si Wantot, ang daming golds, ang daming gold, kung to Gold Digger yan, hindi na alis sa inyo. Kaya yan umalis dahil nga toxic, ha? Toxic ang grupo nyo. Yun lang yun. Napaka-toxic nyo. Negativity ang aura ng grupo nyo. Yan, problema kayo. Namu-problema kayo sa pelikula nyo. Mapipending kasi isa sa mga bida nyo, wala na. Isa sa mga bida nyo, naglayas na. Paano na naman kayo nyan? Isa sa mga bida nyo, talagang nilayasan na kayo. Uulit na naman. Paano yan yung pera? Nako. Kanino pera na naman bang mga gastos nito? Sino na naman? Kawawa talaga mga sponsor. Kawawa talaga. Paano na yan? Nako. Tumasakit ang mga ulo ng mga sponsor. Sigurado yan. Namang problema to si Wantot. Uulit na naman sila. Panibagong gastos, back to zero. Kasi may mga sins yun, nakasali yun si Ryan, syempre. Hindi kasali si Ryan sa mga sins, kailangan alisin na yun. Edit out o back to zero. Ulit ang taping, back to zero. Good luck. Yan lang ang aking masasabi sa inyo. Ha? Ang karma talaga, sila lang gumagawa. Sila lang gumagawa ang karma para pahirapan kayo sa mga masamang ginagawa nyo dyan sa kabila. Ha? Good luck sa inyo. Magsama kayo mga one-toots, split-toot, divided-toot. Yun lang po. Basta mag-ingat po kayo kay Bopol. Kachat nyo yan. Siyempre, kachat nyo yan. Idol nyo eh. Idol, sponsor. Tapos sa iisip nyo, may mauto na naman ako. Tuwin na naman natin ito. Magkakapera tayo dito. Bopol, booking ka na, Bopol. Magbago ka na, men. Oh, guys. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. PJTV, out.